Hello mga bata, ako po si Teacher Sabina. Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang panghalip na pananong. Basahin at unawain natin ang isang maikling kwento at pagkatapos nito ay meron akong mga katanungan. Handa na ba? Kasama sina Louis, Sed, Sin, Kay, Cherry at Zil sa kupunan ng manlalaro ng paaralan. Tuwing hapon, sila ay nagsasanay sa gym ng paaralan. Sa umaga ay nag-ersisyo sila. Kung Sabado at Linggo, sila ay naglalakad, tumatakbo o nagbibisikleta sa kapatagan patungo sa mga burol. Dito tayo sa unang tanong, sino-sino ang kasama sa kupunan? Anong sagot ninyo? Okay, tama. Sina Sed, si Jen, Kay, Cherry at Zil. Dito naman tayo sa pangalawang tanong, saan sila nagsasanay? Anong sagot ninyo? Ang sagot ay sa gym ng paaralan. Tama ba? Pangatlong katanungan, kailan sila nagsasanay? Sagot. Okay, ang sagot is sa umaga. Huling tanong, ano-ano ang ginagawa nila kung Sabado at Linggo? Anong sagot ninyo? Ang tamang sagot ay naglalakad, tumatakbo o nagbibisikleta. Tama ba? Babalikan natin ang mga katanungan. Ano-ano ang mga tandang pananong na ginagamit? O number one is sino-sino. Sa pangalawa, saan. Sa pangatlo, kailan. Sa pangapat, kailan din. At sa panglima ay ano-ano. Tama ba? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga panghalip na pananong. Ang panghalip na pananong ay mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Halimbawa, ito ay may anyong pangisahan at pangmaramihan. Ating pag-aaralan ang tungkol sa panghalip na pananong at ang gamit nito. Dito tayo sa isahan. Sino, ano, saan, ilan at kailan. Sa maramihan naman ay sino, sino, ano, ano, saan, saan, ilan, ilan at kailan. Dito naman tayo sa gamit ng panghalip na ito. Ang sino ay isahan. Isang tao ang tinatanong. Ang sino-sino ay maraming taong tinatanong. Tama ba? Ang panghalip na ano ay para sa bagay. Ang ano ay isa lang. Ang ano-ano ay maraming bagay na tinatanong. Ang panghalip na saan ay tinutukoy sa isang lugar. Ang saan-saan ay maraming lugar. Dito naman tayo sa ilan. Ilan ay para sa bilang. Ilan, isa lang. Ilan-ilan ay marami. At ito namang ang kailan ay para sa panahon. Kailan ay maramihan. So, yan ang mga panghalip na pananong at ang kanilang gamit. Okay mga bata, subukan natin kung natutunan ba natin ang ating tinatalakay ngayon. Okay, piliin ang angkop na panghalip na pananong. Okay, number one. Kailan, kailan ang karawan mo? Anong sagot? Okay, bilang. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay kailan. Okay, number two. Sino? Sino-sino ang ninong mo? Okay, count. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay sino. Tama. Okay, dito naman sa number 3. Saan? Nasaan ang guro ninyo? Anong tamang sagot? Ready? 1, 2, 3. Ang tamang sagot
Nasaan ang tamang sagot? Number 4. Ano? Sino ang ating pambansang hayop? Ready? 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay ano? Number 5. Ilan? Alin? Kayong magkakapatid. Okay, ready? 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay ilan ang tamang sagot? Number 6. Ano? Bakit ka malungkot? Ready? 1, 2, 3. Ang sagot ay bakit? Number 7. Saan? Nasaan? Gagawin ang palaro. Ready? 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay saan? Okay, number 8. Ilan, alin ang mas gusto mo sa dalawa? Ready? 1, 2, 3. Ang tamang sagot is alin? Number 9. Kailan, ilan darating ang mga panauhin? 1, 2, 3. Ang tamang sagot is kailan? And number 10. Sino, kanino ang payong na to? 1, 2, 3. Ang tamang sagot, kanino ang tamang sagot? Mga bata, alam kong meron kayong natutunan ngayon sa ating tinatalakay. Ngayon ay aalamin natin kung hanggang saan ang iyong natutunan. Sasagutan ninyo ang tanong na may bilang 1 to 10. Handa na ba kayo?